Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Isa mo kay Lance na pera lang ang habol ni Aurora sa kanya. Kaya dapat ligaw mo si Aurora. Si Adam na maghahatid sa'yo. Lige na. Eh, kung si Lance na lang po kaya? Umunis na si Lance. Nakilala niyo po ba si Kuya Eric? Ay, si Aurora na po ang magpapaliwanag sa inyo. Bakit parang umiwas si Manong Val nung tinanong ko siya tungkol kay Kuya Eric? Mukhang si Lance ang magiging daan mo para maging bahagi ka na ng pamilya namin. May sarili akong pamilya, no? Eh kung ako kaya ang magtanong sa'yo ng mga personal na bagay, ano gusto mo sa isang babae? Bakit wala kang jowa ngayon? Di ba nakakainis pag may nanghihimasok sa buhay mo? Ang gusto ko sa babae, conservative, yung presentable, maalaga sa pamilya. Kaya kong sagutin ang lahat ng tanong mo dahil wala akong tinatago. Ano pa ba ang gusto mong malaman? Eh, hindi naman ho ako interesado sa inyo. Uy, Jinky! Halika! Sama mo kami ni Adam, mo. Hi! I'm Jinky. Akilala na kita. Ay, natatanda nung pala ako. Nakaka-flatter naman. Uy, sandali lang ha. Sisilipin ko lang si tatay. Kaya, mauna na ako. Oh, sandali lang! Mamaya ka na umuwi. Eh, di ba gusto mong magka-getting to know? Oh, ito si Jinky, oh. Uy, getting to know kayo. Sige, ah. Itulak, friend. Grabe talaga tong friend ko. Sorry, ah. Tagal mo na bang kilala si Aurora? Oo, bata pa lang kami. Magkalaro na kami yung si Aurora. Eh, kaso, kinailangan ko kasing magtrabaho dito sa Maynila. Kaya, ayun, matagal din ako dito. Mga ilang taon din ako mag-isa. Hanggang sa nagdesisyon na rin si Aurora na dito na rin magtrabaho. Sa Maynila? Kailan siya nagtrabaho sa States? Kasi... bago mag-Maynila, nag-abroad muna siya. Kaya nga sila nagkakilala ni Eric, diba? Siya nga pala. Magpapa-party kasi ako sa Valentine's. Punta ka naman, oh. Baka busy ako nun. Alam mo, hindi naman totoo yung Valentine's Day na yan. Commercial gimmick lang yan, para kumita ang mga resto, yung mga greeting cards, flower shops. Walang romantic sa Valentine's Day. Eh, ano bang romantic sa'yo? Si Aurora. Teka, si Aurora romantic sa'yo? Nasaan siya? Eh, di ba pumasok nga sa loob? Pakisabi sa kanya na may early meeting ako bukas, hindi ko pwedeng maghintay. Kailangan ako umalis. Talaga, Lance? Ilalabas mo ko sa Valentine's? Oo naman. And I promise it would be a very special date for both of us. Sige. Akit muna ako, sige, ha? Sige. Hi, Adam. So, saan mo siya dadalhin? Don't worry, Adam. Hindi ko papayin si Lolo, okay? Hindi ko siya dadalhin kung saan may makakita sa amin. Pero saan nga? Bakit ba gusto mo malaman? Gusto mo sumama? Siyempre, hindi. Pero Lance, para sa akin, dapat mag-ingat ka pa rin. Ano mo, dapat mag-ingat ka kay Aurora. But bakit naman? Kagabi, kinausap ko si Manong Val at yung kaibigan niyang si Jinky. Alam mo, parang may iniiwasan silang pag-usapan. Napapaisip tuloy ako. Baka mali yung pagkakakilala natin kay Aurora. Alam mo, Adam, isa si Aurora sa pinakatotoong taong nakilala ko. Kaya wala ka dapat ipangamba sa kanya, okay? Sige. Yes, si Adam Ledesma ito. Gusto ko ng mas thorough investigation kay Aurora Cantata. Sir, kompleto naman po yung mga report na ibinigay ko sa inyo. Alam ko. Pero may isa pang angulo na gusto kong paimbestigahan sa inyo. Sige, sir. Magkita tayo.
Aurora, uuwi ka na? Oo. Nandiyan pa si Mang Berto eh. Siya na lang ang maghahatid sa akin. Dapat nga si Lance ang maghahatid sa'yo. Pero ewan ko sa kanya, kapag gabi parang may sarili siyang mundo, dapat tanggapin mo yun kung sakaling sinigot mo siya. So, excited ka na ba para sa Valentine's date nyo ni Lance? Eh, first time ko magkaroon ng Valentine's date eh. Eh, si Kuya Eric, di ba? Si Eric? Hindi pa kasi kami magkakilala nung huling Valentine's. Eh, nga pala, no? Sandali lang kayo magkakilala tapos nag-propose na siya sa'yo. Eh, siguro dahil mahal ka niya. Pero taga lang, di ba ilang weeks lang nakalipas tapos sinagot mo na siya? Dahil siguro mahal mo siya. Eh, bakit dinedate mo si Lance ngayon? Malabas lang naman kami ni Lance para mag-usap. Saka, para mas makilala namin ang isa't isa. Wala namang masama dun, di ba? Alam mo, kung akong dinate mo, promise, it'll be a night you'll never forget. Mr. Ledesma, gusto ko lang humalaman ninyo, ha? Hindi ho porket gwapo kayo at may pandesal kayo sa tiyan at lagi kayong mabango, eh magkakandarapan na ho kaming mga babae sa inyo. Lalo na ako! Wow. Napansin mo ba lahat yun sa akin? Baka ako pa lang type mo, ah. Eh, ang kapal naman ng mukha nyo, eh, no? Masyado kayong bilib sa sarili nyo. Ay, nagbibiro lang ako. Ikaw, ah. Ang hilig mong mang-asar, pero kung ikaw ang binibiro, napipikon ka. Hoy, hindi ako pikon, no? Saka, hindi kita type. Kaya pwede ba? Kahit kailan, hindi magiging tayo. Never! Itaga mo yan sa bato, ha? Tay, gamot niyo po. Tay, huwag naman ako kayong magalit sa akin, oh. Hindi ko naman po gustong gawin yung sa mga Ledesma eh. Ipit na ipit lang po ako, Tay. Hindi ko maintindihan kung paano mo sila natitingnan ng diretso at kung paano mo natitingnan ang sarili mo sa salamin. Hindi ako nagpalaki ng sinungaling, Aurora. Ayusin mo yan bago ako mawala ng tiwala sa'yo. Sige na. Tutulog na ako. Gusto ko i-check mo lahat ng galaw ni Aurora mula nang bumalik sila dito galing States. Kung saan sila pumunta ni Eric, kung sino ang pinuntahan nila. Si Aurora Cantada po. Bakit to? Hindi po sila nagkasama ng kapatid ninyo. Anong ibig mong sabihin? Si Aurora Cantada po ay hindi naging girlfriend ni Eric. Ibang babae po yun. May full report po ako sa opisina ninyo. Hindi niyo po ba nabasa? Nabasa ko ng report, pero iba yung information na dumating sa akin. May dala po akong kopya ng report na yun. Ito po. Aurora, mag-usap tayo. Adam, mabuti dumating ka. May gusto kong sabihin sa'yo eh. Talagang meron. Sabihin mo na sa akin. Oo. Talagang hindi pa ako nakakatungtong ng Amerika. Hindi ako nagtrabaho doon bilang caregiver.
Nakilala ko lang si Eric nung gabi ng aksidente. At higit sa lahat, hindi ako ang babaeng iuuwi niya para ipakilala sa inyo. Hindi ako ang babaeng pakakasalan niya. Hindi ko intensyong manloko, Adam. Nung nagising ako sa ospital, akala ng lolo mo ako yung babaeng pakakasalan ng kuya mo. Dahil dun sa litratong pinadala niya, saka dahil dun sa kwintas na suot ko, ilang beses ko naman sinubukang sabihin sa lolo mo, kaya lang lagi siyang nai-stress eh. Nung isang beses, muntik pa siyang atakihin sa puso. Sabi ng doktor, huwag ko daw siyang bibigyan ng sama ng loob. Kaya sumakay ako. Pero maniwala ka, wala akong intensyong masama. Wala akong balak nakawang kayo. At wala akong balak pagsamantalahan ng lolo mo. Kaya ako umalis. Bakit ka bumalik? Dahil nahanap ako ni Lance. Nakiusap siya sa akin na bumalik ako para sa lolo mo. Dahil sobrang nalungkot daw siya nung nawala ako. Pero hindi ako pumayag. Kaya lang, inatake sa puso ang lolo mo eh. Dumalaw ako sa kanya. Sobra akong naawa. Sumaniwala ka man o sa hindi, Adam. Talagang napamahal na sa akin ng lolo mo. At yun ang dahilan kung bakit bumalik ako para alagaan siya. Alam kong galit ka sa akin. Pero wala naman talaga akong intensyong lukuhin kayo eh. Kung gusto niyong umalis ako, aalis ako. At kaya kong tanggapin lahat ng parusang ibibigay niyo sa akin. Kahit ipakulong niyo pa ako. Hindi kita pakukulong. Na-appreciate ko ang pagsasabi mo ng totoo sa akin. Na-appreciate ko lahat ng tulong at manasakit na pinapakita mo kay Lolo. Hindi mo kailangan umalis. Dahil kailangan kita. Kailangan mo ko? Oo. Ikaw ang makakabuti kay Lolo eh. Malaking tulong ka sa amin. Hindi matatawaran ang pagmamahal at pagmamalasakit mo sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Ituloy mo lang ang ginagawa. Tama ka naman. Nakakasama kay Lolo pag nalaman niya ang totoo. Ayan na lang natin to. Salamat, Adam, ah. Hindi mo alam kung gaano kalaking tinik ang tinanggal mo sa akin. Huwag ka nang umiyak, okay? Sige, alis na ako. Sandali. Di ba may sasabihin ka pa? Wala. Hindi naman importante. Yes, I'd like to make a reservation for two. Ledesma. Around what time? Can I call you back?
Okay. Nahuli mo ako. Pinapalitan ko yung info na binigay ng investigator last time. Ginawa ko lang naman yun para hindi niya pagdudahan yung motives ni Aurora eh. Lolo needed her. We need her. Kaya pinakiusapan ko si Aurora na bumalik dito at magtrabaho. Wala naman alam si Aurora sa nangyari eh. Alam ko. Kinuusap ko na siya kanina. So, teka, pinuntahan mo siya sa bahay? So ano sabi mo? Did you fire her? Ayun sana ang gagawin ko. Pero bago ko siya i-confront tungkol dito, inamin niyang lahat sa akin. Sabi niya, i-accept niya lahat ng parusa na ibibigay natin sa kanya sa pagpapanggap niya. Kaya wala akong ginawa. At wala rin akong balak na baguhin ang lahat. Teka, so hahayaan mo magtrabaho si Aurora dito? Oo. Eh, mahusay naman siya. At tunay ang pagmamana sa akin niya kay Lolo. Dahil inamin ang lahat sa akin, ibig sabihin na mabuti siyang tao. Marangal at may integridad siya. Sasabihin mo ba ito kila Lolo at Tita Narissa? Eh, siyempre makakasama kay Lolo kung nalaman niya ang totoo. Kilala natin si Tita Narissa. Gagamitin na ito laban kay Aurora. So, let's just leave things the way they are. So, ngayon, alam mo na na hindi siya yung totoong fiancé ni Eric. Okay na sa'yong ligawan ko siya? Hindi. Hindi? Eh, siyempre, okay naman sa akin. Pero ang alam pa din ng lahat, siya ang dating fiancé ni Eric. Kaya dapat mag-ingat pa rin kayo. Hindi magandang tingnan kung sakaling magkatuluhin kayong dalawa. Salamat, Adam. Tay! Tay! Nakausap ko na si Adam kagabi. Inamin ko na po sa kanya lahat. Ay, salamat. Mabuti naman, anak. Ayoko lang kasi yung ginagawa mong pagsisinungaling sa kapwa mo. Hindi tama yun, anak. Pero, Tay, hindi pa rin ho nila sasabihin kay Lolo na hindi ako ang naging girlfriend ni Eric. Baka ho kasi sumama ang loob niya eh. Baka ho atakin sa puso. Aurora. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba papasok? Hindi ko kasi alam po ano naghihintay sa akin dito eh. Baka galit na ang lahat ng tao sa akin. Diba sinabi ko sa iyo kagabi, hayaan na lang natin ang mga bagay-bagay. Wala akong ibang pinagsabihan. Talaga? I'm a man of my word. Promise. Halika na. Pasok ka na. Halika na. Oh, Aurora. Nandito ka na pala. Oh, ba't mukhang kabado ka? Alam mo, don't worry. Tayong tatlo ang nakakaalam. And I promise, walang magbabago dito. Okay? Halika na. Taro, Rufa, Shaina, Angelica, go! Kuya Milo, may lakad ka? Nakabihis ka. Oh yes, baby girl. May date ako. I'm so excited. I'm about to lose control. I think I like it. Halos lahat dito sa bahay, meron ka date, no? Si na mami at si Tito Jacob, si Kuya Lance, si Ate Aurora. Ikaw nga, meron, no? Mm-hmm. Si Kuya Adam lang wala. Naku,
Huwag mo nang pasinin yung pinsan mo na yan. May pagka-anti-social talaga yun. Alam mo naman yun. Hayaan mo, baby girl. Kung laki yung magkakadate ka na. Hi, ate. Uy! Aurora, di ba may date kayo ngayon ni Lance? Yan lang ang suot mo. Oh, bakit? Eh, maganda naman ito suot ko ah. Dadalhin ka ni Lance isang mamahaling lugar. Tapos, yan ka na, ganyan na. Oo. Eh, 150 nga ang bili ko dito eh. Saka, wala na kasi ako ibang masuot. Halika nga, tutulungan kita. Halika. Oh, Lance! Oh. Maalala ko nga pala, di ba may date kayo ni Aurora ngayon? Oo, pare. Sunduin ko sa bahay, pero abot pa naman isang set. Oh, sige, tara. Umpisa na natin to. Okay na, bro. Hello, everyone. And welcome. Lance, okay na. One, dati? Two, three, four. Napakatahimik ng bahay na ito pag halos lahat ng tao ay wala. Everybody's out for Valentine. Pati ang mama mo, namasyal kasama ng mga kaibigan niya. Eh, mabuti naman para kay mama. Para maaliw siya. Eh, ikaw ba? Hindi ka ba lalabas? Eh, marami po akong trabaho na hindi pwedeng maiwan eh. Hindi naman urgent yung trabaho mo eh. Pwede pa yung magpabukas. Okay lang po. Umulas ako sa'yo. Oh, baba ka nga, tingnan mga itsura mo. Ayan. Sulit naman pala yung pagod ko. Oh, titignan ko lang kung nandiyan na si Lance, ha? Ay, Adam, tumating na ba si Lance? Wala pa. Aba, eh, kanina-kanina pa po ready si Aurora para sa date nila. Eh, nasan nga ba si Aurora? Ay, Aurora! Lumabas ka nga rito lang makita ka ni Don Arturo. Oh, di ba? In Venice. Kahit konting liwanag ng pag-ibig, ang ikaw at sa pusong balikalik, ang pag-asa'y aking nakikita. Ang ligaya'y nadarama. Kahit konting liwanag na pag-ibig, ang sa akin ay ipahiwatig. Giliw ko kay ganda ng langit, at ang awit kong linggin ay kay tamis. Kahit konting pagtingin. Sorry talaga, Aurora. Nakabihis ka na ba? Hindi, Lance. Hindi pa ako bihis. Why don't you take her out? Ilabas mo siya. Disappointed siya. Just to cheer her up. Come on, Adam. Tumawag naman po ako para i-schedule. Kinailangan lang po kasi talaga ako ng kaibigan ko. Hindi ko naman po siya maiwan. May excited yung tao sa date niyo. Nagbihis siya para sa'yo.